Napaka-ungrateful naman itong si Mayor Sebastian Duterte. Sa bagay, ano pang ine-expect natin sa mga Duterte? Eh, talaga namang walang utang na loob ang mga yan. At ito, pinatunayan nitong si Sebastian Duterte na wala siyang utang na loob. Kasi sa kabila ng pagtatanggol sa kanya ng super ate nila na si Amy Marcos or Super Baba, sorry ha, sana yung pagkakakilala ko sa iyo, Senator Amy Marcos na Super Baba ng iyong paninindigan pagdating sa pagpapahalaga mo sa mga Pilipino at sa iyong kapatid, sa iyong pinsan na nagmamalasakit para sa sambayan ng Pilipino ay mabago. Hindi pa huli ang lahat, Senator Amy Marcos. Dito nagpapakita na ng kulay kung ano talaga ang mga Duterte. Ang sinambit sa iyo nitong si Bastet Duterte sa kanyang Facebook page ay katunayan na sila po talaga ay hindi marunong pong magpahalaga sa mga tumutulong at sa mga nagtatanggol sa kanila. Kapag kami kapakinabangan lamang, ay doon kanila po gagamitin. Kaya mag-isip-isip po kayo, baka makarma po kayo, Senator Amy Marcos. Dahil ito po, halimbawa na po ito ng pagiging kawala ng utang na loob or ungrateful nito pong pamilya na ito. Sabi nitong si Sebastian Baste Duterte sa inyo, Senator Amy Marcos, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naaawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangi ko gamit ana imong mga jamming. Gipalampas na taka kausa pero banha gihapon kay ka. Salitang Bisaya po yata ito at nagtanong po tayo sa ating mga kaibigan kung ano po ang ibig sabihin niyan. Sabi po sa Tagalog ay ihinto mo na ang mga diskarte mo. Pinagbigyan kita isang beses pero ayaw mo pang tumigil. Ang ingay-ingay mo pa rin. Senator Amy, sampal sa mukha mo po ito. Kasi bakit? Eh, ang dami pong nagtampo sa inyo ng mga PBBM supporter at mga loyalista. Partikular doon po sa naging pahayag ninyo noong November 8, 2023. Alam nyo, Senator Amy Marcos, mahal po namin kayo eh, kung tutuusin. Pero dahil po mas pinahalagahan ninyo at parang mas mahal po ninyo ang mga Duterte, yung pagmamahal po namin na yan sa inyo, unti-unting nawala. Pero hindi pa naman huli ang lahat. After all, ika nga, blood is thicker than water. Hindi kasi naging katanggap-tanggap sa amin, in particular, ito pong post ninyo noon, no? November 8, 2023. For the record, babasahin ko lamang po sa inyo ang mga tinuran po dito nitong si Senator Amy Marcos para ipagtanggol ang mga Duterte. Quote and quote po tayo. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin? May loyalista kami dahil loyalista kami. Ako, gaya ng aking ama, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa. Iyan ang iniwang legasiya sa akin, sa atin ng aking ama. Ang makatotohanang pagkakaisa, pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig. Pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinakaloyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulo-pulong bansa, hindi tayo umiiral ng parang mga isla. Dapat nagtatagpo ang dulo sa dulo. Mata sa mata, solid North, solid South, solid Pinas. Kabastusan sa aral ng Yolanda, ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel, ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda. Putulin ko sandali ang binabasa ko.
ito ang isa sa hindi ko matanggap sa iyo, Senator Amy Marcos. Bakit? Nung mga panahong sinabi mo, itong mga katagang ito, ang Pangulo ng Pilipinas at kapatid mo, nag-iisang lalaki, nasa Leyte, kasama ni Speaker Martin Romualdez at ipinagdiriwang ang anibersaryo ng pagtama ng Yolanda sa lugar na iyon. Tapos sasabihin mo, pinupolitiko ang komemorasyon ng Yolanda? Ang sakit po nun sa aming mga PBBM supporter at sa mga loyalista. Kaya hindi talaga namin matanggap. Ganun pa man, marami pa rin sa iyong pulit-pilit umuunawa, Senator Amy Marcos. Pero ako, napuno na ako eh. Kaya nga sabi ko, hindi ko na kayo iboboto sa darating na 2025 senatorial election. Ganun pa man, parang hindi pa rin katanggap-tanggap sa akin na kayo po ngayon ay binabastos nitong si Sebastian Duterte. Kaya muli ko lamang ipapaalala sa inyo, Senator Amy Marcos. Ang mga Duterte, sabi nga ni Arturo Las Cañas, traidor yan at hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga Duterte, ayon kay Antonio Trillanes, in particular, itong si Rodrigo Duterte, is a monster. Mahirap magtiwala sa traidor at monster, Senator Amy Marcos. Tuloy ko po, ang sinabi ninyo noong November 8, 2023, na walang dilubyo ang kayang lumunod sa lakas ng Pilipinong mulat at gising. Igalang sana natin ang libo-libong namatay sa sakunang iyan. Alalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa dilubyong iyan. Dilubyong naglulugmok din sa atin kapag kukonsintihin natin ang nais sumira sa ating mga nasimulan pagkatapos ng pagsubok na yan. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan para sa kanya. Doon ay tinanong siya na kaya ba niyang pinahintulutan ang paglilibing ay dahil kaibigan niya lang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon, hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa pwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katraiduran. Ngayon, Senator Amy Marcos, ang anak ng itinuturing mong kaibigan at kapatid ng itinuturing mong kaibigan na si Mayor Sebastian Duterte ay binanggit sa iyo ang mga katagang ito na muli kong babasahin. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naaawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangi ko gamit ana imong mga jaming. Basahin ko na lamang po ang translation niya in Tagalog. Ihinto mo na ang mga diskarte mo. Pinagbigyan kita isang beses pero ayaw mo pang tumigil. Ang ingay-ingay mo pa rin. Mag-isip-isip po kayo, Senator Amy Marcos, bago po mahuli ang lahat sa inyo. Ang inyong political career, inilalagay niyo po sa alanganin sa kasalukuyan para po kayong namamangka sa dalawang ilog. Ang mga PBBM supporter at loyalista, nawawala na po sa inyo at hindi kayo nakakatiyak na ang mga Duterte supporter ay iboboto kayo, lalong-lalo na ngayon na nagsalita itong si Sebastian Duterte at tinira po kayo. Ano ang mga naging pagtugon dito sa komento sa post ni Sebastian Duterte? Galit din ang mga supporter ng mga Duterte sa'yo, Senator Amy Marcos. Mawawalan ka ng significant votes at suporta. Ang mga dilaw at pink hindi boboto sa'yo. Saan pupulutin ngayon yung political career mo, Senator Amy Marcos? Isang Duterte ngayon,
ang tumitira sa iyo harap-harapan. Hindi na kailangang i-post ito sa harapan ng publiko, pero ginawa pa rin nitong si Sebastian Duterte. For what? Para ipakita sa iyo na walang tiwala si Sebastian Duterte sa ginagawa mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga tuli, na hindi tanga ang mga Duterte para hindi nila isipin na Trojan horse itong si Aimee Marcos. Kasi yun ang katwiran ng iba eh. Ano? Ang kaibigan, dapat yakapin, pero dapat mas yakapin mo ang iyong kaaway. Oh. Parang gusto nilang sabihin na inilalapit lamang nitong si Senator Aimee Marcos ang kanyang sarili sa mga kaaway. Pero hindi po ganoon. Alam po natin na hindi po tanga ang mga Duterte. Sila po ay tuso. At ngayon ipinapakita, buti nga itong si Sebastian Duterte. May pagka-prangka. O, pero ano kaya ang nasa likod ng isipan ni Rodrigo Duterte at saka nitong si Sara Duterte? Lalong-lalo na ikaw, Senator Aimee Marcos, nagpahayag ka ng pagtutol doon po sa naging proposal nitong si Digong na ihiwalay ang Pilipinas, na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. O, ito po yung sinambit nyo eh. Kaya marahil baka ito ngayon yung pinaghuhugutan nito pong si Sebastian Duterte, ang balita po na ito. As opposed to former President Rodrigo Duterte's proposal of separating Mindanao from the rest of the Philippines. In a television interview, Senator Marcos says she disagrees with this proposal, describing it as heart-wrenching and horrible to think that the entire Philippine archipelago will be eviscerated. She adds that she hopes this proposal from the former president will never happen. Duterte earlier raised the matter saying that local political forces would form groups to achieve the breakaway. His suggestion came amid a supposed rift between Marcoses and Dutertes. Apart from Marcos, Senate President Juan Miguel Zubiri says this separation... Yang sinambit mo, Senator Aimee Marcos, sa harapan ng publiko na ikaw ay hindi sumasang-ayon sa secession o yung proposal nitong si Rodrigo Duterte, eh baka yan po yung pinaghugawtan nitong si Sebastian Duterte para magalit sa iyo ngayon. Kasi hindi ako naniniwala na ito ang dahilan eh. Panoorin po ninyo ito, mga tol. Binabanatan niya yung kapatid niyo. Wala nakakaloka. Yun lang masasabi ko, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Bastet Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman eh ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-re-revolution yung damdamin. Ipinagsorry ni Mayor Baste, ano pong ipinagsorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Oh, sinasabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Sabi niya, sorry. Makakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung nababagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya, saka yung ate niya. Ang yung pagtawag ko ni former President Duterte na sa kabila niyan, Senator Aimee Marcos, ha, ito na ang paglilinaw kay Sebastian Duterte. Madam Aimee, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawa dahil naaawa siya sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi niya tungkol sa kapatid mo na presidente. Walang pagsisisi si Sebastian Duterte, Senator Aimee Marcos, kung ano man yung mga sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Tapos ngayon, sa mga nakalipas na araw, patuloy ka pa rin sa pagtirada, partikular sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Pangulo. In particular, ito pong si Speaker Martin Romualdez. O, di ba? Dinala mo pa yung hearing ng Senado sa Davao. Instead na ipokus ninyo, although tumulong ka sa pamamagitan ng AIX, pero instead na i-focus ninyo ang resources ninyo para itulong sa mga taong tinamaan ng kalamidad dyan po sa Davao Region, inuna nyo pa yung hearing na yan. Na alam naman natin, moot and academic na nga, ika nga, dahil nag-ruling na po ang Commission on Elections sa People's Initiative na itigil ang lahat ng proseso tungkol po sa People's Initiative. Dapat magtrabaho na po kayo. Pakinggan po ninyo ang panawagan ng counterpart ninyo sa House of Representatives.
na kayo'y magkaisa, isulong ang kinakailangang pag-amyenda sa konstitusyon, partikular ang economic provisions nito, at wag na po kayong mamulitika, Senator Amy Marcos. Pero dito po kasi, ang lulutong po ng mga binitawan ninyong salita sa House of Representatives at sa kaka-Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. The Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. Ang gustong kamkamin ng mga buitring nagsulong ng Politicians Initiative, Peking Inisiyatiba, PI, pansariling interest. PI talaga. By way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan... Yang mga sinabi ninyo dyan sa naging hearing sa Senado at saka doon sa Davao, lahat po yan, hindi na kailangan pa sa kasalukuyan. Kasi unang-una, Senator Amy Marcos, kayo na rin ang nagsabi na alam nyo, o kayo na rin ang nagpapakita sa harapan ng publiko na alam nyo na ang mga sasabihin ng mga resource person. Diba? Sa mga pagtatanong ninyo, guided question or leading question nga po yun. Parang ang sinasabi na lang ng mga resource person is to confirm your statement, yes or no, opo, oo, hindi po. Bakit kailangan pa ng resource person? Eh, alam nyo na pala yung mga impormasyon. Ang hearing is in aid of legislation to ask those resource person kung meron silang maibibigay na impormasyon na makakatulong para makapag-create po kayo ng polisiya sa hinaharap. Eh, alam nyo na, bakit kailangan pang mag-hearing para po mag-public grandstanding lamang, Senator Amy Marcos, tirahin ang inyong pinsan, at ang pinakamasaklap, binalahura sa hearing na yan mismo ang ating Pangulo. Isa sa witness ninyo na kuno, sabi, ang nasa likod ng People's Initiative si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinagtanggol nyo ba si PBBM doon? Hindi. Parang gustong-gusto nyo pang madinig ng publiko yung sinasabi ng sinungaling na witness. Sa kabila ng lahat ng mga ginawa nyo na yan, Senator Amy Marcos, ito pa ang isinukli sa inyo ngayon nitong si Baste Duterte. Marami kayong ginawa para sa mga Duterte. Sobrang dami na pagtatanggol para sa kanila. Nung tinitira ng mga kritiko itong si Sara Duterte, at the same time tinitira ng mga kritiko si Pangulong Bongbong Marcos. No say kayo sa kapatid ninyo, pero pagdating kay Sara Duterte, ang bilis-bilis niyong mag-react at ipagtanggol si Sara Duterte. Ganon din itong si Rodrigo Duterte. Ano nangyari ngayon sa kabila ng pagtatanggol nyo sa kanila? Ito ang anak. Tinitira kayo ngayon, Senator Amy Marcos. Sinasabi sa inyo na manggagamit lamang kayo. Diba? Sabi niya, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawa dahil naaawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi niya sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ano yung ibig sabihin ulit ng Tagalog? Itigil mo na mga diskarte mo. Pinagbigyan kita isang beses. Pero ayaw mo pang tumigil. Ang ingay-ingay mo pa rin. Magising ka na sa katotohanan, Senator Amy Marcos. Ipapaalala ko lamang po sa iyo ang sinambit nitong si Arturo Las Cañas tungkol sa mga Duterte. Ito naman ay available po sa mainstream media at internet. Sabi ni Arturo Las Cañas, mag-ingat ang mga Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, sa mga Duterte. Pakinggan po ninyo ito. Sa Malacañang, sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacañang. Ano naman po yung panawagan niyo sa bagong nakaupo sa Malacañang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos?
Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traitor po itong mga ito at hinahamon po at hinahaman po sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr. Huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Huwag magtiwala. Itong... Huwag magtiwala, Senator Amy Marcos. Paano ngayon yan, Senator Amy Marcos? Paano nyo ngayon babalansihin ang dalawang bagay? Ang bunso, naiinis na sa inyo, prangka po kayong sinabihan, itigil ninyo ang panggagamit ninyo. E sa kabilang dako, sinasabi ninyo, mawawala na ang lahat pero mananatili kayo sa mga Duterte. Saan kayo lalagay ngayon? Senator Amy R. Marcos, hindi pa huli ang lahat sa inyo. Ang mga PBBM supporter at mga loyalista sumusuporta sa ating Pangulo, lalong-lalo na ang mga loyalista, nasa likod nila palagi o nasa likod sila palagi ng mga Marcoses. Pag nagbago kayo, we are hoping na mangyari yan, baka makuha po ninyo uli ang tiwala ng mga supporter ni Pangulo at ang ilang mga loyalista. Pero mukhang mali yung ginamit kong salita. Ah. Kasi sa dinami-dami ng mga manunod kong loyalista dito sa aking programa, Senator Amy Marcos, hindi lamang iilan ang nagagalit sa inyo kung hindi napakarami nila. Tapos ganito pa ngayon ang isusukli sa inyo ni Sebastian Duterte. Sayang. Ano? Sayang talaga, Senator Amy Marcos. Bata pa po kayo. Nasa 70 pa lang yata kayo kung hindi ako nagkakamali. Or almost 70. 68? Basta mas matanda kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. I-correct nyo na lang ako mga tol kung ilang taon na ito si Senator Amy Marcos. Pwede pa po kayong maihalal bilang senador sa susunod na panahon or even sa 2028 maihalal sa mas mataas na posisyon bilang vice presidente. I do not know kung katanggap-tanggap kayo bilang presidente. Pero mangyayari lamang yan kung mapapatunayan ninyo sa mga tagahanga, sa mga sumusuporta, nagtitiwala sa ating Pangulo, na ang loyalty po ninyo hindi sa mga Duterte. Dapat ang loyalty po ninyo sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Yung pagiging kamag-anak po ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi maikakaila yan. Pero bilang public servant, dapat mas mahalaga po sa inyo ang taong bayan, ang bansa, kaysa sa mga Duterte. Hayaan na ninyo nakaharapin ng mga Duterte ang kanilang problema sa kasalukuyan. Kayang-kaya po nila yan. Hindi nyo kinakailangan ipagtanggol sila. E kung si Senator Bongo nga, tahimik lamang. Trusted person yun itong si Rodrigo Duterte. E kayo, mas maingay pa kayo kay Senator Bongo. Kailan lang nagsalita si Bongo? Nung nadawit na ang kanyang pangalan. Pero sa lahat ng sa salita ng kritisismo sa mga Duterte nitong mga nakalipas na buwan, tahimik lamang si Bongo. Ah. Mas maingay pa kayo. Oh, isip-isip po kayo, Senator Amy Marcos, huwag niyo pong sayangin ang pagmamahal at pagsuporta ng mga PBBM supporter at loyalista. Baka mawala po kaming lahat sa inyo sa inaharap. At nakasisigurado naman kami na ang mga Duterte supporter, hindi nyo po yan masosolido. Masolido nyo man ang mga yan,
sigurado na hindi po yan sapat para ipanalo kayo sa darating na halalan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.